May dalawang paraan para makapaglagay ng fog o hamog sa iyong Lumion scene. Ang una mong pwedeng gawin ay pumunta ka dito sa Objects tab at i-double-click mo itong Effects command na may icon na mukhang magic wand. At makikita mo itong effects library sa may kaliwang bahagi ng ating screen. Pagkatapos, makikita mo itong mga icon ng effects dito sa may bandang itaas na pwede mo pagpilian. Ngayon, i-click lang natin itong icon na ito na mukhang ulap para makita mo ang mga fog effects na pwede nating ilagay sa ating scene. Meron kang 17 na fog effects na pwedeng pagpilian. Ang pinagkaiba lamang ng mga ito ay ang hugis at ang nasasakupan ng kabuuang fog at ang animation nito. Pipili lamang ako ng alinman sa mga ito at mag-click ka lamang sa iyong scene para mailagay ang fog na ating napili. Sumunod naman ay i-click natin itong Select Command o M para sa shortcut key para makita mo ang fog settings na pwede nating baguhin. Ang unang fog settings na kailangan mong malaman ay itong brightness. Ang brightness ang kumokontrol kung gaano kadami ang fog particles na naaapektuhan ng kulay na iyong napili. Para makita mo ang epekto nito, idadrag o i-click mo lamang ang color selector sa may bandang green at unti-unti kong itataas itong brightness at mapapansin mong unti-unting tumitingkad ang kulay ng ating fog. Ngayon, ibabalik ko muna ang brightness settings dito sa may bandang gitna. Pangalawa naman ay itong density. Ito naman ang kumokontrol kung gaano kadami ang fog particles ng ating fog. Ngayon, itataas ko ang density settings at makikita mong kumakapal ang fog. At kapag dinala natin ito sa dulong kanan, makikita mong magiging sobrang kapal ng fog at hindi na natin nakikita ang object sa kabila. Ibababa ko lang ulit ang density settings para hindi gaanong matakpan ang ating scene. Pumunta naman tayo dito sa emitter size. Ito naman ang kumokontrol sa kung gaano kalayo ang fog particles mula dito sa origin point. Kapag dinala ko ito sa dulong kaliwa, makikita mong ang fog ay nananatiling malapit dito sa kanyang origin point. At kapag drenag ko naman ito papakanan, makikita mong mas nagiging malawak ang nasasakupan o naaabot ng mga fog particles. Ang huling settings na pwede nating baguhin ay itong animation speed. Para makita nyo ang epekto nito, idadrag ko ang slider na ito sa dulong kaliwa at kung titingnan mong mabuti, halos hindi gumagalaw ang ating fog. Pero kung idadrag natin ito unti-unti papakanan, makikita mong nagkakaroon ito ng paggalaw. Kapag sinagad naman natin ito papakanan, makikita mong mas magiging mabilis ang paggalaw ng ating mga fog particles. Ang pangalawang paraan para makapaglagay ng fog ay makikita natin dito sa Photo Editor. Bago tayo pumunta sa Photo Editor, alisin muna natin itong fog element na ating inilagay. Ngayon, pumunta na tayo dito sa Photo Editor. Iayos lang natin ang ating view at i-click natin itong Store Camera para ma-save ang view na ito. Pagkatapos, i-click natin itong Effects button at makikita mo itong mga effects na pwede nating pagpilian. Para makita natin ang fog effect, kailangan nating i-on itong Show All switch para makita natin ang lahat ng effects na pwede nating pagpilian. Pagkatapos, i-click natin itong Weather tab para makita natin itong fog effect. Kapag clinic natin ito, makikita mo itong mga fog settings na pwede nating baguhin. Para makita natin ang epekto nito, itataas ko unti-unti ang fog density. At makikita mong unti-unting natatakpan ng fog ang ating buong scene. Ngayon, iaayos ko lamang ang settings na ito na natatakpan ang bandang likuran ng ating model. Isa sa pinagkaiba ng fog settings dito sa Photo Editor ay kung paano nito naaapektuhan ang buong scene. Para mas maunawaan mo ito, lilipat ako ng view at mapapansin mong ang mga puno na hindi natin nakikita kanina ay nakikita na natin ngayon habang lumalapit tayo. Dahil ang fog settings na ito ay nakadepende sa posisyon ng iyong camera. At ang fog element naman ay nakadepende sa origin point kung saan ito nakapwesto sa ating Lumion environment. Ngayon, bumalik muna tayo sa view natin kanina sa pamamagitan ng pag-click ng icon ng image na ito. Ang susunod na settings naman ay itong fog fall off. Ito naman ay ang kumokontrol kung gaano kataas ang inaabot ng fog sa ating scene. Para mas makita mo ito, itataas ko ng kaunti ang fog density.
Pansinin nyo ngayon na natatakpan ng fog ang sky. Pagkatapos, unti-unti kong itataas ang fall of settings at makikita mong unti-unti nating makikita ang sky habang may natitira pa ring fog na malapit sa ating ground at landscape. Ang huling settings na pwede nating baguhin dito sa fog settings ay itong fog brightness. Katulad kanina, kinokontrol din nito kung gaano kadami ang fog particles ang naaapektuhan ng kulay na iyong pipiliin. Kapag sinagad mo ito sa kanan, makikita mong mas nagiging matingkad ang kulay ng ating fog. Pwede kang pumili ng kulay sa pamamagitan ng pag-click o pag-drag ng color selector o pag-copy ng color code ng kulay na iyong gusto at pag-paste o Ctrl-V dito sa loob ng color selector. May makikita ka ding brightness control dito sa baba ng color selector. Ito ang kumokontrol kung gaano kaliwanag o kaputi ang fog. Para mas maunawaan mo ang settings na ito, isipin mong para itong pangalawang white fog at kapag tinaas mo ang settings na ito, matatakpan ng pangalawang white fog ang iyong ginawang scene. Kadalasan, hinahayaan ko na lamang ang brightness settings na ito sa zero. Ang isa pa sa pinagkaiba ng fog settings dito sa photo editor at fog element na nasa build mode ay ang animation. Ang fog settings na ito ay walang animation. Kaya kung gagawa ka ng video o walkthrough at gusto mo na may animation ang fog sa iyong scene, kailangan mong gumamit ng fog element para makuha ang animation na iyong gusto. At pwede mo rin namang kasabay na gamitin ang fog effect na ito sa iyong gagawing animation. Gamitin mo lamang ang fog effect at fog elements, depende sa iyong gusto. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo lamang ang like button at i-share mo na din ang video na ito. Kung may gusto kayong ituro ko para sa mga susunod kong videos, mag-iwan ka lamang ng komento sa baba. Huwag mo din kalilimutang mag-subscribe para mapanood mo agad ang mga bago kong mga videos.